Okay, so for today's video guys, magluluto ako ng pansit. Pasensya na ako sa boses ko at ako ay sinisipon, ako ay medyo tinatrangkaso. So okay, yung mga ingredients ko sa pansit ay ito, sibuyas, bawang, mayroon din akong kikiam at saka squid balls, mayroon din akong anong tawag nito? Yung tinanggalan ng buto na chicken. Shredded chicken. Mayroon konti lang na ripolyo yung halo namin kasi yung gulay dito is super. Ang mahal. Mayroon ding chicken stock, yung pinakuluan ng chicken. Ayan na yung bihon. Ayan na yung pansit canton. Hahaluan din namin ng patis, hindi ko na ipapakita patis, nor cube sa chicken at saka shrimp at saka toyo. So okay guys, ngayon ay magsisimula na tayong magluto. Okay, gigisa na natin yung, unahin muna yung bawang. Yan, bawang. Para mas mabango. Bawang, sibuyas, ayan, malalaki lang yung slices ng sibuyas, ganyan kami pag nag-gisa, malalaki lang siya, okay, tapos ilagay mo na yung sikyam at saka yung squid ball. Bango ba? Hindi ko maamoy, may sipon ako. Bango siya, di ko lang nalang. Ano mo na, tawag mo na kaagad. Sabay-sabay mo na, ilagay mo na. Yun. Ganon. Baka kay anak ng pot holder. Yung alagay mo din yung chicken. Yung hinimay pala. Tagal ko iniisip guys yung shredded chicken, hinimay pa lang chicken. Saan gawin mo to? Pwede din. Gawin mo na. Yan. Tapos, hahalo-haloin mo. Masarap sana ito. Masarap ito kung masarap. Pero mas masarap sana kung maraming halong gulay. Kaya lang, ang problema is, napakamahal ng gulay napakamahal ng mga gulay dito sa amin. Nakakalungkot. Very expensive. Very pricey. Yung mga gulay. Lalo na ngayon na may dating na naman na siguring yung bagyo. Nako, lalong nagmahalan yung gulay. Nagmahalan. Sila lang yung nagmamahalan. Lagay mo na nak ng patis. Yung binawasan na. Okay. Hindi pa masyadong madami. Parang wala namang laman. Okay. Tapos, lagay mo ng toyong konti. Muntunin mo kaya, itagat. Huwag masyadong madami. Huwag anong gunting. Siya naman ang natawa. Siya ang natawa sa ginagawa niya. Huwag masyado ha, at aalat. Okay, okay na yan. Tapos lagyan mo ng kunting salt, kunting asin to taste. Huwag naman na isang ilapot. Dami-dami yan mo konti. Ayan, tapos lagyan mo ng... Okay. Umidikit ka guys. Ito lang yan.
halo-halo. Ay, ito na. Lagay mo na yung oyster sauce. Pag nagluto kami, guys, dito ng pansit, nilalagyan pa namin ng oyster sauce. Tama na yun, nasubrahan na ng tiga. Tapos, halo-haloin mo lang. Ano ba yung kukunin mo? May patakbo-takbo effect pa itong anak ko eh. May patakbo-takbo effect pa si Bunso. Tapos, pag naluto na siya, itatransfer natin siya doon sa maliit na kawali. At saka tayo magluluto na nung pansit. Wala tayong hindi. Wala na, hindi na ako bumili. Wala na tayong pambili. Lulutuin lang natin na ahalo-haloin lang na maayos para maluto. Okay, yung ginisa namin kanina, tinransfer na namin isang lalagyan. At ito naman ngayon, yung chicken stock or yung sabaw ng pinakuluan ng chicken. Nilagay na namin dito sa malaking kawali. Ilagay mo na lang yung pampalasa. Ay. Yan. Ay. Yan, yan na. Ay, di mo pagpahiling. Dalawa? Uh-huh. Lalagay mo na siya. Dalawa? Oo. Yan. Tapos halo-haloin mo para matimpla natin, para matansya natin kung masarap na ba, kung matabang na ba, matabang pa ba, or kung tama na. Hindi din para maano. Hindi yung kulay niya. Tapos, ano yung susunod? Tikman mo kung gano'n na ang lasa. Luto naman na yung sabaw eh, kasi pinakuluan na yan. Ito lang, guys. Hindi pa siya nadi-dissolve. Dinidissolve pa daw, dinidissolve. Ayan, pwede na yan. Tikman mo na. Masarap ang ganito eh, kasi yung ginisahan mo, andoon yung mga... Ano ba ang term nun sa English? Yung ginisahan mo, andun yung mga dikit-dikit ng pansahog, tapos doon may lalagay yung sabaw. Okay na. Okay na? Ano na? Na asin na lang. Oh, kunting toyo. Or kunting patis. Huwag pakita. Unay. Huwag titikim. Kasi pangit pag... May tulog. Ari lang may tulo. Natulo siya? Mm-mm. Grabe. Dito, dito. Itagilid kaya natin. Ako, may butas na pala yung aming kawali. Grabe yung tulo, baby? Hindi. Hindi lang. Ah, masarap na. Sayon, ilagay mo na yung bihon, baby. Grabe bang tulo? Lagay mo na. Yung bihon nga pala namin is ibinabad na namin. Ay, hindi binabad. Nilagay, binasa namin para saglit lang siya. Lagay mo na. Para madaling maluto. Hala, bukas, butas pala yung aming malaking kawali. Yan na, lagay mo. Patagilid din kayo natin yung kawali. Yan, lagay mo na na. Tapos pag matunaw, ilagay mo na yung kanton. Isa pa. Dalawa? Magkaano yan? Magkakunti-kunti. Natulo ba? Kunti lang naman ano? Kakatuwa naman aroy. Binuksan mo yung isa pa? O dating bukas na yan? Dating ang bukas. Ah, okay. Kailangan ko lang. Halu-haluin mo na yan. Halu-haluin lang natin guys na hanggang maghiwa-hiwalay itong pansit. Bihon. So ayan guys, medyo malambot na yung bihon, kaya ilalagay na namin yung kanton. O diba si baby girl, maparaan yung maliit na butas na nag-leak doon sa malaking kawali, inilagyan niya ng toothpick. Tawa naman ako doon. Tawa naman ako ng konti. Lagay mo na baby loves.
lahat ba? Kunti lang yan. Pag natunaw yan, kunti na lang. So, ito yung niluluto namin. Huwag mo i-ano ha, baka mayroong ano sa plastic. Pansit bihon ala karila. Ala corn step. Mag-iibuhos na sa baka mayroon. Yung mga nadurog-durog mo na isabay. Okay na siguro? Okay na. That's it, pansit. Before you. Maya-maya. Huwag matanggalin. Ayos ko. Uy, doon ako sure. Magay mo dito. Ito na yung pansit at saka bihon. Ilalagay na ngayon yung sahog kanina. Lagay mo na yun, anak. So, ayan na yung repolyo. Ayan. Ay, susunod mo yun. Yun. Yarn. Ayan. Tapos, lagay mo na naka yung repolyo. Tapos, hahalu-haluin na natin ang hahaluin. And that's it, pansit. May pinatulo yata, anak. Bakit tama, bakit tama? Susog mo doon. Bakit tama? Mukhang masarap, Pins. Ayan na. Luin mo lang ang alay. Okay na yan. So, ayan. Paluto na ang aming pansit bihon. So, ayan na guys. Paluto na halos yung anong tawag ko dito? Pansit bihon with canton. Ano? Bihon with canton na niluto namin ni Bunso. Ayan, paluto na siya. Yummy! Kunti, mas, yung gulay niya talaga kunti lang. Repolyo lang yung nalagay namin. Mas masarap sa rato kung mayroon pang carrots, mayroon pang ano ba yun yung green na ano ba tawag doon? Ewan ko. Curry. Basta, dapat mayroon pang wagyu beans. May hindi na, may cabbage na eh. So, ayan, luto na siya. Ready to serve ang aming nausok-usok na pansit bihon. Diba? So, okay guys, luto na po ang aming this is it pansit. Ayan na siya. Tinikman na namin ni Bunso at talagang yummy. Tamang-tama lang yung timpla niya. Hindi siya overcooked at hindi din siya hilaw. So, talagang tamang-tama lang yung pagkatimpla. Perfect. Kahit kunti lang, yung gulay niya is repolyo lang. Pero okay na. Kasi mayroon namang sahog na iba. Diba? Pansit. Pansit. Ako nagulat. Pansit bihon pala. Pansit canton at saka bihon na pinaghalo. Kain tayo guys!